Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Welcome na naman sa channel ko. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. And 16 days na lang, Pasko na. Isa ito sa pinakamasaya, kung hindi man pinakamasayang paghahanda na ginagawa natin mga Pilipino taon-taon. At alam ko kahit may pandemya at may mga sakunang nangyari sa ating bansa, ay magpapatuloy pa rin tayo sa paghahanda ng Kapaskuhan. Alam ko tayong mga Pilipino, ay kayang-kaya nating maging masaya sa kabila ng mga hindi magagandang nangyari ngayong taon. And I wish everyone a very Merry Christmas. Pero sabi nga nila, kung may bad news, may good news din. At ito yung pag-uusapan natin sa video kong ito. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel. And tap nyo na rin yung notification bell para every time meron akong mga videos na ina-upload, manonotify kayo. Sa videong ito, pag-uusapan natin yung magandang nangyayari ngayon sa buhay ni Super Tekla. Alam natin na dumaan si Super Tekla sa napakalaking unos na kung saan ay nagkaroon na sila ng issue ng kanyang ex-live-in partner na si Michelle Banaag. Nung bago palang pumutok yung issue, maraming nag-isip na baka yun na yung katapusan ng karir ni Super Tekla. Pero kabaliktaran yung nangyari. Pagkatapos ng issue na yun, ay mas lalo naging maganda yung takbo ng buhay ni Super Tekla. I mean financially, mas gumanda yung kanyang kita. Sa isang episode ng palabas nilang The Bubay and Tekla Show, naikwento ni Super Tekla kay Bubay na plano niyang kunin na si Ira, yung panganay niyang anak, para sa kanya na manirahan. Siguro tama rin yun para kahit papano meron siyang makakasama at the same time hindi siya magiging gaanong malungkot. Kasi alam naman natin kung gaano siya ka-attached din dun sa anak niya kay Michelle na si Baby Angelo. Maging kay Michelle Banaag, alam naman natin na may pagmamahal pa rin si Super Tekla sa kanya. At ngayon nga ay nag-iisa siyang nakatira sa kanyang kondo na kwento niya kay Bubay na kukunin niya si Ira para makasama niya na manirahan sa kondo niya. Nakwento niya rin kay Bubay dun sa palabas na yon na hinding-hindi niya pababayaan si Baby Angelo at nakiusap nga siya kay Michelle na alagaang mabuti yung kanilang anak. So dito sa mga sinabi ni Super Tekla, makikita natin na isa siyang good provider bilang ama. At talagang magbibigay siya ng full financial support sa kanyang mga anak. At ito yung maganda kay Super Tekla. At alam din nating lahat na hindi ganun kadali magpalaki ng mga anak. Malaki ang gastusin sa parte ng mga magulang. Pero sa part ni Super Tekla, ang kinaganda naman dito ay parang lalo siyang biniyayaan pagkatapos nung issue na nangyari sa kanya. Kumbaga, aside sa meron siyang palabas, regular TV show, yung dalawang YouTube channels niya ay kumikita na ng maayos. Yung isa ay yung tandem nila ni Donita Rose na Donekla YouTube channel at itong sarili niyang channel na Super Tekla Official. At yung kanyang solo channel na Super Tekla Official, kamakailan lang ay nakatanggap na siya ng silver play button. Ibig sabihin, umabot na siya sa 100,000 subscribers. Although medyo delayed na ito dahil sa ngayon, sobrang taas na ng kanyang mga subscribers. Pero just the same, kamakailan lang din ay inilabas niya yung video nung matanggap niya yung silver play button niya. Kaya panoorin natin yung unboxing niya sa kanyang silver play button at mamaya lang din ay pag-uusapan natin kung magkano yung estimated na kinikita ngayon ni Super Tekla sa kanyang Super Tekla Official YouTube channel. Ako lang siya sasabihin at ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ihingi sa inyo to. Alam kong may makakaintindi, alam kong may makakaunawa, makakasabay sa akin, alam kong may itili, at alam ko marami ding magagalit sa akin. Pero wala eh. Wala akong choice kundi tanggapin. At kailangan ko tanggapin dahil wala eh, andyan siya eh. So hindi ko naman akalain dadating siya at kakatok sa pinto ko. So sino ba naman ako para hindi ko siya tanggapin at pagbuksan ng pinto? Alam kong magagalit kayo sa akin, pero kailangan kong gawin po to, mga katalsik. Dahil
napakabigat na desisyon itong gagawin ko, pero kailangan ko talagang sabihin dahil deserve nyo rin pong malaman nyo at wala po akong kailangan hilihin sa inyo. Wala po akong itatago dahil ayaw ko po kayong lukuhin yung sarili ko, lalo na kayong mga namamahal sa inyo. Dahil dumating na ang ating summer play bottle. Ayan, so mag-unboxing tayo ngayon. O, nagulat kayo, no? Ayan, Diyos ko. Diyos ko, kukuyogin siguro ninyo kung nangyari. Kala nyo, no? Naku, actually, mga katalsik, dumating na siya 2 weeks ago. So, ganun kabilis po yung akyat ng ating subscription. Mga 2 weeks na siyang dumating sa akin. At talaga namang I'm so excited na i-unboxing tong aking silver play button. Ang daming naghahangad dito. Ayan! It's a prank! Akala nyo, no? So, ito na po yung aking silver play button. Ayan, so, happy 100,000 subscribers. Though, sobrang late na tong aking celebration ng aking silver play button. Pero, lahat, any single point ng moment at gathering sa akin YouTube channel ay dapat nating i-cherish yan. Dapat nating i-celebrate in a way at bilang pagpapasalamat at pagbibigay pugay sa inyong walang sawang pag-like, pag-share at pag-subscribe. This is for you guys, mga katalsik. Ayan, 100,000 talsik ng katatawanan. Ayan, dumating na. And soon to be at ilang talsik na lang. Naku, ilang talsik na lang. Golden button na tayo, mga katalsik! So, walang golden button kung walang silver. Lalo pa akong magpursige. Hainan kayo ng good vibes at nakakatawang mga vlogs. So, meron din kayo mga mapupulot na aral sa ating vlogs. And of course, sharing. No? So, simula nang yumabong ang Donecla in tandem, we decided that Donita na mag-asikasuhin namin yung aming mga existing YouTube channel. Yun na nga yung aming mga sarili-sariling channel. Tinanong ko yung sarili ko, anong magiging plano ko sa aking YouTube channel? Sabi ko, and I promise to myself, sa lahat po na magsusubscribe sa aking YouTube channel, I will make it charitable vlogs. So, more or less, dito ako magpapatalsik ng biyaya sa aking YouTube channel. So, narinig natin mismo kay Super Tekla na magbibigay pa rin siya sa charity sa mga kinikita niya. Hindi lang sa YouTube, kundi kasama na yung mga racket niya at syempre pa yung sahod niya sa kanyang TV show. So, makikita natin dito na talagang hindi maramot si Tekla. Kumbaga parang talagang hindi nga talaga totoo yung issue dati na ginugutom niya sina Michelle Banaag. Kasi parang napapatunayan talaga ni Super Tekla na pagdating sa pamilya ay hindi niya ito pinapabayaan. Sabi ko nga kanina, isa siyang good provider bilang ama ng tahanan. At wala rin tayong naririnig sa kanyang unang asawa at mismo kay Ira na kanyang panganay na may reklamo sila na pinabayaan sila dati ni Super Tekla. Wala tayong naririnig na ganong kwento. Kaya tama lang din na mas lumaki pa dapat yung kita ni Super Tekla dahil dalawang anak na yung bubuhayin niya ngayon. At alam naman natin na pag nasa showbiz ka, hindi talaga regular yung income. Lalo na pag nagkakaedad na, parang nawawalan na sila ng mga palabas at dito na nagsisimulang maghirap yung mga artista. Kaya karamihan sa kanila ay nagpupundar habang sikat pa. At dito kay Super Tekla, kahit papano, kung mawawalan man siya ng TV show, ay meron siyang dalawang YouTube channels na mapagkukunan niya ng kita niya. So itong kanyang Super Tekla official YouTube channel ay nagsimula noong April 17, 2019. So more than 1 year na itong kanyang YouTube channel. Sa ngayon, meron ng 820,000 subscribers si Super Tekla sa kanyang YouTube channel. At nagkaroon na ito ng more than 9.9 million views. Yun nga lang, yung pagpapadala ng YouTube sa kanya ng silver play button dahil na-achieve niya yung 100,000 subscribers niya ay medyo delayed. Kaya ngayon lang siya nagkaroon ng palabas na unboxing nung kanyang silver play button. But anyway, sa ngayon, nasa 820,000 subscribers na itong kanyang channel. At ayon nga sa Social Blade, sa kanilang data, makikita natin dito na nung October, nung time na nagkaroon ng issue
si Super Tekla at ang kanyang ex-live-in partner na si Michelle, dito talaga umarangkada yung kanyang channel. Kumbaga, from October 19 to October 26, halos isang linggo lang, ay nagkaroon siya ng mga 140 to 200,000 new subscribers. Kasi yung issue nila pumutok yata ito mga October 21 hanggang 25 yata, parang ganun. So dito talagang umarangkada yung kanyang channel. And for the month of October alone, nagkaroon siya ng 366,000 new subscribers. So talagang napakalaki ng inangat ng kanyang channel sa iisang buwan lang. At noong October din, nagkaroon siya ng 1.8 million views sa kanyang channel. So kung pag-uusapan naman natin yung estimated income ni Super Tekla sa kanyang YouTube channel, ito ay ayon sa estimate ng Social Blade. So daily, makita natin dito na yung income niya ay nasa $34 up to $552 or 1,600 pesos to a maximum of 27,000 pesos per day. So talagang malaki na. And then ang estimated income ayon sa Social Blade ni Super Tekla weekly ay nasa $241 to a maximum of $3,900. So kung sa pesos, ang estimate nito ay nasa 12,000 pesos or 188,000 pesos every week. Ngayon, for the last 30 days or yung estimated na 1 month na kinikita ni Super Tekla sa kanyang Super Tekla official YouTube channel ay nasa $1,000 to $16,500. Kung sa Philippine peso ito, ito ay nasa 48,000 pesos kung yung rate natin is 48.11 up to 794,000 pesos. So konting-konti na lang, pwede na siyang kumita ng 1 million kada buwan. Pero ito naman ay isang rough estimate lang, kumbaga rough estimate ng Social Blade. Hindi na pwedeng lumaki pa dito monthly yung kikitain ni Super Tekla for the meantime, pero hindi rin pwedeng bababa dito sa estimate na ito. So talagang malaki na kahit papano yung kinikita talaga ni Super Tekla sa kanyang YouTube channel. So kung titingnan natin yung kinikita niya dito sa kanyang Super Tekla official plus yung kinikita pa nila sa Donekla plus yung kanyang TV show pa, kahit papano, medyo makakaluwag-luwag na talaga si Super Tekla at maaalagaan niya na mabuti yung dalawa niyang anak. Ito yung isang halimbawa na kung saan ang misfortune or yung supposedly ay kamalasan sana na mangyayari sa kanya ay nagiging good luck para sa kanya. Kumbaga naghatid ito ng mas magandang swerte sa kanya. Yung mga inaakala ng mga ibang tao na yung paglitaw ni Michelle dati sa palabas ni Raffy Tulfo ay yun na ang magiging wakas ng karir ni Super Tekla ay hindi nagkatotoo. Kumbaga ito pa ngayon ang nagbibigay ng swerte kay Super Tekla. Dahil sa nagkaroon siya ng issue na ganun ay parang lalo siyang napamahal sa mga tao at lalo niya napatunayan yung sarili niya na isa siyang mabuting tao. Again, ito ay isang patunay na naman na ang masamang hangarin ng isang tao kailanman ay hindi magtatagumpay. Katulad nga na nangyari kay Super Tekla, may mga tao naghangad na pabagsakin si Super Tekla at mawala ng karir. Pero kabaliktaran yung nangyari. Instead, dahil sa kanila, ay lalo pang sumikat si Super Tekla. Ang mga katangian na nagustuhan ko naman kay Super Tekla ay yung kanyang pagiging mapagpatawad. Kumbaga pinatawad niya lahat ng mga nagkasala sa kanya at yung kanyang pagiging mapagmahal, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. At nakaka-inspire din itong kwento ni Super Tekla, itong nangyari sa kanya. Sabi nga ng isang kasabihan, "There is always a rainbow after the rain." So yun lang mga kaibigan, ito yung good news about kay Super Tekla. At ito din ay isang inspiration sa aming mga YouTube content creators na mahalin lang namin yung aming mga ginagawa bilang mga vloggers, ay darating din yung mga panahon namin na kung saan ay kikita na rin kami. Hindi man kasing laki ng kinikita nila dahil mga artista sila, pero kahit papano, may kikitain kami na sapat lang din sa aming pangangailangan. At hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa inyo. Kaya again, I would like to thank all my subscribers, my more than 72,000 subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo. Again, thank you for watching. Ingat pa rin tayo palagi dahil nandyan pa rin yung pandemya. And I hope we will all have a very Merry Christmas. Thank you once again and God bless.